We'll be right back.
Thank you.
Kasi yung A. Ikaw daw, wala sa balo. Oh my God, Daniel Padilla, Patrick Merlano. Send hand tayong salamat for the full support of the Laguna North Mid Chapter! This is like a dream come true for me. I never imagined my life standing here in front of you with all the web's fires. I am so happy and overwhelmed with all your support. 2022 is a great year to start for our union of all wedding suppliers in Northern Mindanao. Gusto natin. I believe iba-iba ang mga profession nyo. Pero mas pinili natin na ito ang trabaho natin at ito ang maging negosyo natin. Kasi mahal natin itong industriya na ito. And I want to encourage each and every one of you to please do your best. Work hard lang kita because we plan that we will have another like this next year. So we are going to observe all of you, makeup artists, coordinators, event stylists. Who knows, you will be the next awardees of Wedding Supply Association of the Philippines. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to this afternoon's episode of our talk program entitled Let's Talk About Weddings. Please allow me to begin by introducing myself. My name is Noe Ardeneza and I'll be your host for tonight's Let's Talk About Wedding episode. And of course, I'd like to greet everyone who visits our Facebook page or watches our YouTube channel. I hope you're all having a good time. Okay, just to see how our viewers are doing, leave a comment or a heart and a wow response in a box below. All right, before we welcome our guest speaker, we would like to express our gratitude for the following sponsors for doing support of today's event. Med Results, Accounting Portal Philippines, Alabang Estate Realty Directory, Mobile Palenque, Philippine Travel Expo, Philippine Virtual Expo, Philippine Workshops, Online Pasalubong Center, and Philippine Hotels Directory. If you have any questions during the broadcast, please leave them in the comment section. There will be time set aside at the end of the event for questions and answers. So without further ado, I'd like to introduce our today's guest speaker. He is a nurse entrepreneur by profession, owner of Wilmer's Events and Wilmer Señerez Funeral Services. Let us all offer Mr. Wilmer Flores Señerez, our speaker this afternoon, a virtual round of applause. Hi, good afternoon, Sir Wilmer. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. So, it's my pleasure to meet you po, sir. Yes. Thank you. So, welcome forward sa WSAP. So, sa event po natin ngayon, sir, meron naman po kaming mga questions lang po na para po maging guide na lang po namin sa buhay into real life situations po, di ba? Okay. Okay po. So let's get our questions and answer going. I have a few questions lang po for you, Mr. Wilmer. Are you willing to answer them all po? Of course. Yes. Okay. So my first question, sir, baka ito na ang pinakamahirap kong question sa lahat ng questions ko pong itatanong sa inyo. How are you doing right now? Kamusta po kayo? Okay naman, pero medyo pinaka. So, okay lang sir, relax lang tayo. Kaya natin yan. Okay po. So, for the second questions, sir, as we have viewers right now in different places, can you give us a little hint about yourself for the audience to know you better? Ayan. So, I'm Wilmer Flores Señerez. So, I'm 34 years old. And I came from Calamba City, Laguna, where Ferrisals was born. And I'm a registered nurse by profession. And I pursue my profession last 8 years ago. I'm a community nurse at the City Health of Calamba City, government employee, a regular government employee, but I want to pursue my passion as well here in event coordination. So sir, for me po, congratulations po for having that kind of ano po, pursue your dreams po as a nurse. So for my third question, sir, how long have you been as a nurse po? I've been 8 years, as what I said, at the city government of Calamba. I'm a nurse one, and I'm handling different programs, DOH programs, such as rabies control and HIV awareness. I'm an HIV advocate as well, HIV counselor, during my nursing time at the city government. Okay. So, upon questioning it, sir,
What are your motivation? What are your motivations for doing it? Motivations first. I was motivated by my relatives to be a nurse, kasi sa family namin, they are as a father's side. There are in medical field, so yung aunt ko o yung tita ko gusto maging nurse ako. So parang dream ko na rin kasi dati at may time parang during college days parang ano ang dami ko nakikita na naka-white. So parang sobrang in demand kumbaga. So parang ako gusto kong maging in, gusto kong ma-experience wearing white. So ayun, pinurso ko yung sa kahilingan na rin ng aunt ko, pinurso niya yung pagiging nurse ko, tinulungan niya ako at kasi during that time, city scholar din ako eh. So, naging possible naman siya at with the help of my parents as well, syempre. So, ayun, naging nurse naman ako. Luckily, nakapasa naman ang board. Ayun, so nagtuloy-tuloy siya hanggang sa congratulations, niya sir. Sa city government. Congratulations, sir, for that. Sir, ano, matanong ko lang po, aside of being nurse, baka meron pa po kayong ibang ginusto or may pinangarap pa po kayo dati na i-pursue po na course or gawin, something like that po? Yes. So, actually, ano, nung una, dahil nga mahilig ako sa arts, gusto ko mag-fine arts. No, unluckily, parang mga top universities lang yung nag-o-offer ng fine arts. Siyempre, hindi kaya financially, no? Hindi ko siya, napaka-impossible to pursue fine arts. Pero, second choice ko talaga to become a teacher as well. Parang dream na dream ko nun dati na maging teacher para, alam mo yun, nakakatuwang magturo sa mga, lalo na especially sa mga bata. Ano pong mas gusto niya ito? English po, math, science, ano po? Ang masaya nga noon, naka-enroll na ako sa BS Ed, no, sa isang school. So, nag-take ako noon major in English, no. Kasi doon naman kwento lang, doon din naman sa mother side ko. Sila naman mga nasa field ng teaching. So, kaya mas nagugustuhan ko naman maging teacher nung that time. So yon, major in English, minor in mathematics. Okay po. So ano po, mabalik po tayo sa nursing course niyo po, sir. Do you consider it as your passion? As passion, siguro during those days na nag-aaral ako, hindi pa siya mag-sink in sa akin eh. Parang for me, ang hirap maging nurse, no, during that time parang ang daming expectations na lalo na nung magte-take ka ng board, parang sabi ko na lang kung para sa akin mangyayari siya, di ba? Mangyayari siya na makapasa ako ng board. Pero kung passion, siguro nandito na kasi eh, nandun na ako sa profession na yun eh, parang more on 50-50 ganun. For the next question, sir, when did you realize that being a nurse isn't just a job for you and to everyone? When did you realize that being a nurse is not just a job? It's not just a job. Actually, nung employed ako sa City Health, so yung main main patient or mga lumalapit sa City Health is the kung sino yung mga nasa laylayan o nasa barangay, no? Yes. So doon makikita mo talaga yung needs. Makikita mo yung needs ng mga tao sa primary health care. So kailangan nila, lalo na't wala silang pambayad, kailangan nila mag-seek ng help
sa na may kinalaman sa kalusugan nila, na makikita mo, iyon lang yung option nila, yung lumapit sa gobyerno. No? So, that time parang talagang mahabag ka, maawa ka na masasabi mo sa sarili mo, buti na lang, nandun ka, na ginawa kang instrument para makatulong sa pamamagitan ng ganong bagay. Kasi pag nakikita mo yung situation ng mga nasa laylayan, parang malalagay mo yung sarili mo. Kagaya ko, galing rin naman ako sa ganong sitwasyon. Parang nakikita ko yung sarili ko, what if I'm still on that situation? Parang kailangan ko nung tulong mula sa gobyerno. Kasi wala akong magawa, diba? Wala silang magawa na kung hindi lumapit sa government. So, ang gagawin nila, then I realized na napakalaking bagay rin pala nung nangyayari sa buhay ko that time, being a community nurse. Apaka-bite naman pala talaga ni Sir. So, matanong ko lang po, ano po yung mga naging preparation niyo po bago kayo pumasok as a nurse? Preparation 'yon, siyempre nag-aaral, no. Mahirap yung mga preparations kasi sabi ko nga sa iyo, parang tinulungan lang ako nung tita ko na i-pursue yung umpisa, na i-pursue yung pagiging nurse ko. Tapos at the same time, city scholar. Tapos hindi pa naman ganun kalaki yung income nung parents ko. Tapos meron rin akong pinsan na kaklase na tumutulong sa akin. Parang, alam mo yon, napakaraming hindrances to achieve your dreams. Parang, ang gagawin mo na lang, number one preparation is to motivate yourself para sa kabila ng mga hindrances, no, na meron ka na ng palataya kasi wala ka namang ibang lalapitan during those times, na kung minomotivate mo yung sarili mo nga pero wala kang pinaniniwalaan, di ba? Parang hindi rin magiging effective to pursue your dreams. Sir, so ngayon sir nararanasan po natin ng pandemic. Ano po yung naging kinaibahan ng pagiging nurse dati sa pagiging nurse po ngayon? Kaibahan. Siguro kung yung nurse ako dati, engaged ako sa government, no. Kasi dati, syempre, napaka-normal. No, lalapit sa iyo yung pasyente, alam mo na may sakit. Ngayon parang lalapit sa iyo yung pasyente nang hindi mo kaagad sila malalapitan. Kasi nga yung naging strike ng virus, masyado siyang naging malala, di ba? Masyadong naging malala yung effect sa mga tao. So kung nurse ka ngayon, parang yung pag-iingat nandun is, syempre, you have the care sa patient. Yes. Pero iisipin mo rin syempre yung sarili mo during those times na parang nagkaroon ng barrier, kumbaga. Nagkaroon ng limitations. Yung care na gusto mong ibigay sa patient ng 100%, ngayon parang nagkaroon ng limit. Kasi dalawa'y iniintindi. May iniintindi ka rin na para protektahan yung sarili mo. Di ba? Tama naman. So, sir, eto na. Since po, nalaman po namin na about sa pagiging nurse nyo po, we heard that you are not just a nurse. You are also an entrepreneur. Now, can you let's talk about your business naman, sir. What is Wilmerize Events? Yes, so Wilmerize Events, actually nagre-run siya for about pa 7 years ngayon. No. So during
ano kasi, during high school days, ano, medyo bibo-bibo tayo dyan, leader-lidera ng PEG, parang gano'n. So, kasi kapag leader ka, I mean, sa school, di ba, pagka may mga event, kayo yung natatap, kayo yung nag-aayos, kayo yung nag-aasikaso. So, doon nag-start yung interest ko. So, tapos pag may family gatherings, parang, o si Wilmer yung mag-o-organize, ganyan. Tapos, parang one time, yung classmate ko sa college, sabi niya, meron na hindi ka maging event organizer. Sabi ko, uy, parang hindi sumagi sa isip ko. Nag-i-enjoy ako pag nag-aasikaso ng events, pero parang to formalize na gawin at magkaroon ng kliyente, di ba? Parang hindi ko siya naisip. Mm-mm. Tapos, ano, yun. Nagkaroon ako, binild up ko yung as a sideline nung nasa government ako, binild up ko yung possible moments, events. So, sabi ko, maitry kahit sideline lang kasi parang nag-sink in doon sa kaya na sabi nung kaklase ko, pwede mo naman siyang gawing sideline kasi most of the events, ano, weekends. So, walang masasagasaan sa schedule mo sa government. So, ayun. So, tinray ko. And then, ayun nga, naka-5 years si Possible Moments. Nung naka-5 years si Possible Moments, dumating na si pandemic. Nung dumating si pandemic, ayan na. Parang, alam mo yun, pandemic taught us a lot of things, di ba? Parang, ano, masyado kong mas nakapag-isip, no? Mas masyado, sabi ko, bakit hindi ko nga i-formalize yung pag-e-event? As in, mag-full-time sa pag-e-event. Yes. Ayun, doon ko na lang naisip na, ano, parang, oo nga, no, na talagang during pandemic ko pa naisip na i-formalize yung pag-e-event. No, parang kung kailan mas walang event, doon ko siya naisip. Kasi doon ako mas nabakante. Doon mas nabakante yung isip ko na ano, na kung saan yung path na gusto kong lakarin. So naisip ko, sabi ko, sige, ma-formalize na tong Wilmerize event. So from Possible Moments, pinaltang ko siya ng name na Wilmerize event. Tapos, apparently, napaka-swerte kasi nung during the pandemic din, no, parang last year, biglang nag-offer yung city government namin ng events management na NC3. Ayan, ano, through TESDA. Sabi ko, meron palang ganon. Parang, mas pwede pa palang i-formalize yung pagiging event ano ko, event planner ko sa through that study, no? Parang mas makakatulong pala yun sa akin. Ayun, so ginrab ko yung scholarship and ano, luckily napasa naman natin at nagkaroon tayo ng certificate ng NC3 on events management. Ayan. So sir, so ngayong pandemic lang po nag-start yung business nyo? Mas na-formalize, pero nag-run siya ng 5 years. Last 5 years, nag-run na siya. Pero parang sideline lang. Okay, sir. So, for the next question, sir. So, since we are in the pandemic po, how do you see this pandemic as an opportunity po? Ayun. Sabi ko, ayun, na-share ko na, di ba? Opportunity siya kasi talagang lahat tayo parang napastop. Lahat tayo natigilan. Diba? Lalo na sa event industry. Ano tayo eh? Para tayong nabagsakan ng langit at lupa. Para bang napaka-normal nang nangyayari. Masaya tayo kasi nasa event tayo. Masaya, makulay. And then parang biglang naglabas ng news na mala-lockdown. Tapos inakala natin yung lockdown saglit lang. Walang nakaalam na yung lockdown maglalas pala ng ganung katagal, no? Para sa akin, napakagandang opportunity kasi
napastop ako. Napaka-busy nung parang timeline to everyday, napaka-busy niya. At tungkol sa family, tungkol doon sa business ng parents ko, no? Tapos sa mga errands ng mga kapatid ko. Napaka-busy. And then, nung dumating yung pandemic, nag-stop bigla. Ang ganda nung transition ng pag-stop kasi mas nakapag-isip ka, mas nagkaroon ka ng time para sa sarili mo na mas marami kang marirealize, eh, di ba? Mas marami tayong na-realize during this pandemic na yun nga, na walang permanent. Talagang walang permanent. So, sir, maitanong ko lang din po at siguro ng iba ng mga manonood po natin ngayon all around Philippines, ano po yung pinaka-memorable event po na na-organize niyo? Memorable. Mas memorable sa akin, syempre, pag merong, ano, lahat naman ng event ko, may touch of heart na, yun yung unang-una kong inaano, kinukonsider. Gusto ko, parang merong, hindi lang basta mairaas yung event na yon. Gusto ko, maramdaman ko yung event na yon. Parang ganun yung feel ko eh. No? Pero, syempre, mas memorable sa akin na yung mga event na may kinalaman sa family ko. Na yung mga debo ng mga pamangkin ko, mga ganun, wedding ng kapatid ko. Kasi mas, ano ko eh, parang naandun yung full pledge mo. Although full pledge tayo sa lahat ng event natin, pero ba yung feelings ba na nararamdaman mo yung nararamdaman nung mga main character sa event? Yun yung importante eh. Na ramdam mo sila during those days na nangyayari yung event, malaking factor yon na parang doon mo masasabi kung successful yung event. Yung mga relatives mo ganon or yung mga pamangkin mo, ano, sobrang nagiging thankful sila kasi na-experience nila yung once in a lifetime na event na yon na through with your help, diba? So, yun yung mga unforgettable events sa akin. Kumbaga, unforgettable yung mga event sa family ko. With my family. So, sir, do you see na yung ano po, yung wedding planning po is also your passion po ba? Actually, kung yung nursing ko, ay 50% yung passion. Yes, you know, passion ko talaga tong events. Sabi ko nga, ano, nag-deal ako, rumanas ako sa parang kailangan mamili. No, nag-deal ako doon na passion over profession. Parang, ano yung mas titimbangin mo? Although, gusto siya pares ng puso ko, no? Masarap tumulong sa ibang tao in way na gawin ko yung profession ko, na maging nurse ako, makatulong ako dun sa nakikita kong naghihirap, especially kung concern yung health. Pero parang, alam mo yon, yung mas masaya ka dun sa ginagawa mo, yun yung mas maituturing mong passion eh. No? Yung hindi ka nai-stress dun sa ginagawa mo, parang yun yung mas maituturing mo na adipo ko. Parang, alam mo yun, nagtatrabaho ka ng hindi ka na-stress. Although, yeah, nakaka-stress mag-manage ng event. Pero alam mo, nagtatrabaho ka ng excited ka palagi. Na, di ba? Yun yung true essence ng passion eh. Yung excited ka palagi sa mga gusto mong gawin. Halimbawa, may event ka bukas, hindi ka na makatulog ngayon. Hindi ka makatulog ngayon kasi stress ka. Hindi ganun eh. Hindi ka makatulog ngayon kasi excited ka. Kasi isa na namang event yung mangyayari na ine-expect mo. Na hindi lang ikaw yung nag-e-expect na maganda, di ba? Ine-expect nung kliyente mo na maganda yung mangyayari. Yeah. Ah, okay po. So, being a nurse, being an event planner, meron pang
next business tayong tatalakayin para kay Sir Wilmer. Ito pong the Wilmer Señerez Funeral Service. So, Sir, kailan po nag-start yung business niyo na po ito? Actually naman kasi, yung funeral, parang ano pa lang yan, starting, no? Pero, I'm engaged talaga sa funeral, kasi yung family business yun eh, yung funeral services. Parang, in preparation, no? Na wag pa naman sana talaga mangyari. Na, during, in the present time, or in the future time, darating tayo doon. Kasi, ikaw yung magmamanage or ikaw yung inaasahan na magmanage ng family business. No, the family business is funeral services talaga na minamanage namin ngayon na tinutulungan ko yung father ko. No. Ayun, yung so sabi nga nila I'm dealing sa ikasal, manganak, magkaroon ng buhay hanggang sa mamatay. So lahat ng event sa buhay yes. mo kaya kong i-cater. Yes. Sir, sorry to ask this po, pero how many clients po during this time, especially in this pandemic po? Mas lumaki po ba or mas kumonti po since nung bago po magka-pandemic? Seriously, syempre, nung nagkaroon ng pandemic, mas umunti. Kasi yung fear ng tao na makasocialize yung iba, syempre limited, di ba? Parang mas natatakot sila na kahit gusto nilang iraos yung event nila. So, ang gagawin nila, itigil na lang nila. Kasi para sa kanila, meron pa namang other time to celebrate, na wag lang ngayon kasi nga nasa pandemic tayo. Pero, alam mo ba, during this pandemic, syaka ko na-experience yung magkaroon ng big event like team building ng company, yon. Ngayon ko siya na-experience. Sabi ko nga, napakagandang opportunity kasi parang hindi mo siya ina-expect na those times na, alam mo yun na, mas mahigpit, maluwag, mahigpit. Tapos nung mag-iintay sila ng chance na Sir Wilmer, maluwag, ituloy na natin yung team building. Parang ganun. Pero, nasa gitna pa rin yun ng pandemic. No? Para sa akin, napakalaking opportunity yon kasi malaking company and then parang nagkaroon siya ng 2 batches. No? Tapos iba, bago para sa akin sa na mag-handle ng team building. Okay, sir. Thank you so much for that. So, my next question po is, marami po kasing mga entrepreneurs na balak mag-start ng business po ngayon. Pero natatakot po sila to come up with that. Kayo po ba nakaranas din po ng takot bago po kayo mag-start ng business? Actually, lagi kong takot bago mag-start ng business. Pero sabi ko nga sa'yo, with self-motivation and faith, magagawa mo yon. Kasi, yung... Sa umpisa talaga naman, hindi mawawala yung takot. Kaya lang, lahat tayo magsisimula sa takot. No? Kasi, kung hindi tayo matatakot, hindi natin susubukan, hindi tayo matatakot. No? So, subukan mo kahit may takot. Ayun yung magiging advice ko. Subukan mo kahit may takot. Kasi along the way, on the process, mas marami kang matututunan. Hindi naman kasi pag nag-business ka, kung ano yung gusto mong i-achieve, yun ay ma-achieve mo. Lagi natin tatandaan na may proseso. Kasi on the process, pag natuto ka, yun yung makakapagpatibay dun sa foundation ng business mo. Diba? So, mali pala yung nagawa ko sa ganito. So, magkakaroon ng lesson. No? So, sabi nga nila, experience is the best teacher lagi. Ganon. No? So, pag natututo ka, mas tumatatag yung foundation. So, mas tatatag ka. Hindi mo namamalayan
mas nagiging confident enough ka sa ginagawa mo. And then, mawawala na yung takot. Ah, okay po. So, sir, as a nurse po, nang tanong ko lang po na yung pagiging nurse niyo po, tapos meron po kayong mga, katulad niyan, dalawa pa pong business, how you are able to, ano po, engage with it? How you handle it po? Sa pagiging nurse, alam mo ba, actually, Novi, nung pandemic, sabi ko, naku, mag-i-stop yung income, parang, paano ko masusustain yung ibang luho ko, no, di ba? Paano natin masusustain yung mga pangangailangan natin? Sabi ko, nagkaroon ako ng other way. Sabi ko nga, di ba? So, nurse ako. Yan. Parang, offer naman ako doon during that time. Yearly na naman nangyayari. Nag-offer naman ako ng flu vaccination. No? So, yung flu back on the go. No, flu back on the go. So, ibig sabihin nun, mag-a-administer ako with the prescription ng doctor ng flu vaccine. Pero, ako yung pupunta dun sa house nung magpapabaccine. Kasi, di ba, natakot nga yung mga tao na lumabas. Apo. Na lumabas ng mga bahay nila. So, gusto nila maging protected, lalo na nung walang vaccine pa for the COVID, no? So, ang ginawa nila, parang nagkaroon ng panic buying dun sa flu vaccine na alam nila na yun, isa yon sa makakatulong, which is tama naman, no? Na isa sa makakatulong to strengthen the immune system, no? So, ayun, so, na-grab ko din yung chance na yon. So, by chance, luckily, dahil nga pwede naman tayo magturok-turok dyan, yun, nag-house to house ako kung sinong gusto magpabaksin. So, yun yung, na-practice, at the same time, na-practice ko yung pagiging nurse ko. At the same time, kumita tayo during those pandemic days. Okay. Thank you, sir. So, sa business po natin, o sa business po ng iba, kapag nagtatayo po sila ng business nila, hindi po natin maiiwasan yung mga circumstances, di ba po? So, sir, matanong ko lang po sa inyo is, meron rin po bang dumating na circumstances po sa inyo at ano po kaya ito? So far, circumstances, wala pa naman, no? Dahil, sa atin, hindi naman natin kasi kailangan ng malaking puhunan, kumbaga, sa amin, sa mga nag-e-event planning. During, nung nag-aayos nga po nung business, business permit ko, sabi, sir, nasan yung office mo? Diba kung talagang pa-find ka ng base, yung alam mo, ma-abdom mo siya sa mga resources na nasa paligid mo, magagawa mo siya. For example, yon sabi ko, pwede kong gawing office tong grahe namin. No, so, hindi siya naging hindrance, no, para i-purso ko yon. So, yon maraming resources na pag tumingin ka sa paligid mo, yung iniisip mo na malaki doon sa gusto mong gawin, no, naandun lang sa tabi-tabi yung solution. Okay. So, sir, eto na po. Sa dinami-dami po ng mga achievements niyo po sa buhay, simula nung bata pa po kayo hanggang ngayon po, do you consider yourself as successful na po ba? Or you still do want more? Siyempre, di ba? Parang sino ba yung taong hindi naghangad ng sobrang laki? No? No? Yes. Kasi sinabi ko yon kasi ayokong maipokritohan sila doon sa sagot ko. Actually, masasabi ko kasi na sa sarili ko as of now na successful na ako. Na lagi kahit naman pag may nakakakwentuhan ako, nasasabi ko, I'm successful enough. Bakit?
kasi yung una, yung pinili kong profession, parang 8 years is enough for me, lalo na that, ano, na mag-serve sa community, no? 8 years is enough for me. Secondly, parang masaya ako sa ginagawa ko. Kasi parang ang definition sa akin ngayon, ng, definition sa akin ng success, as long as you're happy at masaya yung puso mo sa araw-araw ng pagising mo, and hindi naman kailangan na you have that all, no? Parang as long as masaya ka, successful ka. Yan yung para sa akin eh. Eh ngayon, masaya ako sa nangyayari. At the same time, kahit nililimit ko yung self ko, for example, may quota kasi ko, limbawa, 3 events in a month, parang hanggang ganun lang ako. Parang 4 events is too much, parang sobrang saya ko na nun, na parang, apo. Ayun, sobrang saya na naman. Hello, Sir Wilmer. Yes, hintay lang po natin si Sir Wilmer at baka nagkakaroon po tayo ng internet problem. So, nandyan po, nandyan pa rin si Sir. Kaya natin to. Push lang and sana maging aral po lahat ng mga sinasabi ni Sir po para sa atin into real life situations at maging dedicated tayo sa lahat ng bagay. Hi, sir. Oh, halik ko tayo. So, sir, last question na po ito. So, sa mga naging achievements niyo po, na nandito po kayo, na pataas po kayo ng pataas, sino po ang mga gusto niyong pasalamatan na as of today po, nasabi niyo po na if this is, ano na po, na na-achieve niyo na po yung mga gusto niyong i-achieve. Sino-sino po yung mga gusto niyong pasalamatan. I'm sure naman po na nanonood sila ngayon or kahit na hindi po sila nanonood, eh, mapapanood po nila ito. Siyempre first, ano, I'm very much grateful kasi ano, malapit tayo kay Lord. Na. So, sa parang bukod sa kanya, second, siyempre, lagi ko inspiration yung family ko. Na. And third, yung mga friends at yung mga kasama, yung mga youth na kasamahan ko sa simbahan. Lagi silang inspirasyon sa akin, no, na i-pursue ko yung mga bagay na nagaya nito. And lastly, yung partner ko. Okay po. So, personally, sir, congratulations po sa lahat po ng na-achieve nyo at para rin na rin po sa kanila na alam ko ang pinaparating po nila na sobrang congratulations po sa lahat ng achievements nyo po, efforts nyo po as a nurse, as a business, as a business po, businessman. Sa ngayon po is promote your business, sir. Yeah. Hello. So, sa mga taga Laguna or sa buong Pilipinas, no, I would like to promote
Wilmerize events handled with magic. So Wilmerize events is currently located at Calamba City, Laguna. Ayan po. So headed by me, myself, Wilmer Señerez. So Wilmer is derived from my name, Wilmer, and with the adjective mesmerize. So pinag-combine ko yun. So Wilmer, kaya naging Wilmerize to be mesmerized with those events. Okay, sir. So once again, congratulations and thank you, Mr. Wilmer, for sharing some of your valuable time with us today and providing us with wonderful stories, tips, and inspiring insights. I hope lahat ng nakikinig at nanonood ay may mga napulot na aral dahil siksik, liglig, at umaapaw sa learnings ang episode natin today. But still, we're not finished yet. Let's just take a commercial break for a moment. So, hello there. I hope our audience were able to take notes and, more importantly, learn from today's speaker. Thank you so much for being our special guest speaker this afternoon, Mr. Wilmer. As a gesture of our gratitude for your participation, you will receive an e-certificate. This certificate is proudly presented to Mr. Wilmer Flores Señerez for imparting valuable knowledge during the Let's Talk About Weddings as a guest speaker on March 3, 2022. Once again, thank you so much, Mr. Wilmer, for your time, and I hope you also enjoyed our talk show this afternoon. Yes, of course. Thank you so much, sir. So again, we would like to thank the following sponsors for this WSAP Updates event. Thank you so much for our sponsors, MedResults, Accounting Portal Philippines, Alabang Estate Realty Directory, Mobile Palenque, Philippine Travel Expo, Philippine Virtual Expo, Philippine Workshops, Online Pasalubong Center, and Philippine Hotels Directory. Thank you for supporting our event. But before we end, also stay tuned for the Ilocos Online Wedding Expo happening in March 4 to 6 with our Ilocos official exhibitors, Richard and Soria Photography and Videography. Sweet Bites, Kurt John, Ace Photography, and Ace Ava's Cakes Events. And we would also like to promote the Wedding Suppliers Association of the Philippines Incorporated membership. Be a proud member if you're still not a member. What are you waiting for? Visit our main Facebook page and direct message us for more inquiries. Once again, thank you for attending tonight's Let's Talk About episode, and especially thank you to our guest speaker, Mr. Wilmer Flores Señerez. Once again, I am your host, Noe Ordineza, now signing off on behalf of WSAP. Thank you for your time and consideration. Stay safe
and have a wonderful, great day ahead.